Samantala, pinigting ang programang Gulayan sa barangay sa Santa Cruz, Panabo City, Davao del Norte. Ang mga gulay na inani ay ibinigay sa 45 mga pamilya sa barangay at ang iba naman ay ibinebenta sa lokal na pamahalaan. May detalye si Rhea Cabasag. Sa panahon ngayon na dumaan ang buong mundo sa pandemya, marami pa rin mga kababayan natin ang nagsusumika para makapaghanap buhay. Ganito ang naging pananaw ng mga taga-barangay Santa Cruz, Panabo City, lalong-lalo na sa Purugtus Small Farmers Association. Nagsimula sila sa seminar sa tulong ng City Agriculture Office at kanilang pinag-aralan kung anong mga gulay o pananim ang hiyang sa lupa. Through senior agriculturist po, siya nag-offer sa amin na bigyan kami ng seminar about sa garden. So yun, i-enhance na mo kung ano man yun ang na-learn namin sa seminar. So through sa seminar, marami kaming natutunan. So nag-actual kami, din na-create namin itong demonstration area. So lahat po ng 25 varieties na gulay po nandito. So demonstration kasi siya. So dito namin malaman kung ano ang hiyang sa lupa ito, kung ano ba talaga mga gulay na pwede mabuhay dito. Iba't ibang klase ang mga gulay ang makikita sa demonstration area. Kagaya na lamang ng talong, ampalaya, broccoli, radish, lettuce at iba pa. Ang mga gulay na na-harvest ay ibinibigay sa 45 na families sa barangay at ang iba naman ay ibinebenta sa lokal na pamahalaan at lahat ng income ay mapupunta sa farmers na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw. Laking pasasalamat naman ng P2SFA sa Cagro sa libreng pamimigay ng seeds, materials at mga organic fertilizer na naging dahilan para magkaroon ng pangkabuhayan ng farmers at maging sa lokal na pamahalaan sa suportang ibinibigay. Aniya, di nila sasayangin ang oportunidad na ibinigay sa kanila at lalong magsusumika para matustusan ang pangailangan ng bawat pamilya. Mahalaga ang programang gulayan sa barangay sapagkat nakakatulong ito sa pang-araw-araw na pangkabuhayan, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Mula rito sa Barangay Santa Cruz, Panabo City, para sa Eagle News, Rhea Cabasag, We Live in Interesting Times.